Mapagpala ka lang sa ating lahat, mga totoo, mga hinday. Kawai, kawai! Kawai, kawai! Yan, partner! Sa araw na to, andito tayo sa barangay Crossing Palkan, Pulumulok sa Cotabato. At kasama natin ngayon yung ating nakilala lang partner dito sa gilid ng daan na National Highway, si Sir Edson Dilig. Kawai, kawai tayo, Sir Edson! Ayan! Sa umagang ito, mga idol, pag-usapan natin sa halagang 60 to 70,000. Meron ka ng buong bahay, mga idol. Pwede mo nang matirhan. May sala, may kwarto, may CR. Tama ba, sir? Wala lang sa CR. Oh, wala lang CR. Oh, okay. Ayan. So, pag-usapan natin. Yan, mga idol, sa mga gustong magbalak. Halimbawa, bago pa lang yung lote nyo na nabili, gusto nyo agad na instant bahay sa halagang 60 to 70,000, pwede mo nang matirhan. Ayan, partner. At saka, napaka-interesting dahil yung mga nasa ano, yung mga sa city, gusto talaga nitong mga bahay kubo dahil nga siyempre napakalamig, no? Very relaxing, no? Taka-taka ano sa mata, no? Malamig sa mata. Sir, ano ba yung uniqueness na bakit naisipan yung magkaroon ng ganitong klaseng business, yung bahay kubo? Para makatulong sa mga constituent ko, mga community, yung mga walang trabaho. So mayroon siyang trabaho. Halos dito kasi sa amin halos 80% na community dito sa amin. So nagdidipin na lang sa bahay kubo. So pinaka-importante talaga yung bamboo crop dito sa amin. At saka isa pa yung mga taong bumili ng mga lote, so gusto nilang patayuan ng kubo. So mayroon kami dito instant kubo na pwede na siya i-deliver. So anytime na siya, pwede natin i-deliver. And then ang kagandahan nito yung kubo natin, kung magpalagay ka ng kuryente, so hindi ka na talaga mag-apply ng building permit. Ayun, so, yun ang number one. Oo. So, ito siya, pag-apply mo doon sa Socotico or any electricity, so, hindi ka nakukuha ng building permit. Direct na siya. Pag ma-aprobahan na siya, okay na, walang problema. So, yun siguro. Tama po yan, partner. Tama yun. Alam mo naman, dito ako kaysa bumili. Oo. Dahil, bago ka pa man magpagawa kasi ng bahay, dapat may kuryente ka. Oo. Bumili ako sa kanya ng kubo, worth 18,000 pa yun before. Oo. So dahil sa kubo ni sir, nagkakaroon ako ng kuryente. Ayun. Wow. Pero ngayon iba na eh. Ah. Mayaman eh, solar. Huwag mo na mag-isa. So yun, ayun naman totoo makinda. Partner, yun ang kagandahan, partner. Kasi dito sa lugar ng Pulumulok South Cotabato, along National Highway, makikita nyo po dito lang sa napakaraming display ng mga bahay kubo. Pero partner, dito tayo napunta kay Sir Ed, sa kay Sir Edzan. At nagkataon pa na doon ka pala sa kanya bumili. So dinalaman talaga kami dito sa kanya. So yun, at napakabait na tao. Sobrang accommodating, no? Pero Sir Edzan, dito ba sa inyong lugar, mayroon ba kayong organization o association para mabuo lahat, o meron ba o wala? So sa ngayon wala pa. Yun sana ang hiniling ko dati sa kanila na kailangan talaga meron kaming association. So ang problema lang, so parang hindi magka-one yung mga kasama ko. So ang sa ngayon hindi pa. Nagkanya-kanya. Oo, kanya-kanya pa. Okay. So kaya nga gusto ko sana na maparistro kami para meron din kami inaasahan sa national or sa mga LGU or non-government agencies. So yun na sana. Ayan. Sir Edson, dito sa kubo mo, alam na partner, within Pulumulok, free delivery sa kanila kasi. Ayun, oh. Hanggang saan ang free delivery nyo at hanggang anong lugar ang pinakamalayong na-deliveran nyo? Ang sa akin, na-deliveran ko yung Davao, yung Lanang. Naka-deliver ako sa Lanang. And then sa North Coast, sa Cavaca, naka-deliver din ako. Ayun. Ayun, Cotabato, mayroon din. Maasim, Glan. So, halos ata dito sa sakop ng Mindanao, naka-deliver na halos kami dito lahat. Yan. Yung free delivery nyo, anong lugar? Free delivery namin, Ginza sa Camarbel. Okay. Pulumulok. Pulumulok. And then, pag mag-visit pa doon, so mayroon na kaming additional. Depende na lang siguro sa usapan kung magkano yung idadagdag ng yung may sasakyan. Ayun. So Sir Edson, ito halimbawa, siyempre sobrang laki nito. Tama. Ma-deliver ba ito? Halimbawa may mag-order somewhere in Bukidnon, Cagayan, Zamboanga, ganito kalaki. Makaya ba i-deliver ganito na kalaki? Wala siyang problema kasi ikakarga natin siya sa elf. Elf lang yung kakarga natin. So pwede na siya matravel. Ayun. Anywhere, basta pwede mapasokan ng sasakyan. Kahit ganito kalaki? Oh, walang problema. Ayun. Kayang-kaya lang. Okay, oo. So walang problema. So, alipawa dito sir, kasi ganito kalaki. May mga, pwede ba yung bibili? Diba sila bibili? Mayroon silang disenyo. Kaya bang gawin ninyo? Kayang-kaya? Pwede. Pwede natin i-customize. Kung gusto nang may-ari na ipa-customize, pwede rin. Ayun.
So yeah, kung sa kanila yung kuan yung design, walang problema. Pwede natin yung service, pwede rin dito gawin basta makaya lang na i-travel. Pag malaki na, siguro doon na lang siguro yung service na lang. Nagka-cater din kami ng home service. Home service. Eh, partner, yun, pagdating mo sa home service, kasi libawa, ito, ayaw mo na siyang i-travel lang ganito siyang buo. Pwede ba doon na lang sa bahay nila gawin? Kasi bawa, hindi pa siya sa gate nila. Opo. Pwede ba yun? Pwede. 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 Mas maganda kasi sa doon sa area kasi hindi mo na siya magalaw. Ayun. So ma-fix mo na siya. Kung ano yung pagkagawa, yun na talaga siya. Ayun. So baka may magtatanong, Sir, ano ba ang dimension nito? So ito siya, yung layout namin nito, kusti to kusti lang siya. 8x16. 8x16? Opo. Meter or feet? Feet lang, feet. Feet. And then nag-extend kami para sa overlap niya na topit-topit. So nagiging 12x16. Yun. 12x16. So yun parte ng maganda parte. Pero ito naman ang siguradong tatanong. Itong mga kubo na to, sir, itong mga bamboo na ganito, traps, ilang years ang itatagal nito? Yun. So ang sa akin kasi, pagdating dito sa baba, forever siya. Basta nakapatong siya sa puting, sa puting dapat naka-elevate yung kuste niya. Naka-cemento. So forever ito siya pag imiminti mo na ng varnish. Mas maganda nga itatkot mo eh. Yung gamitin natin polyurethane. Siguro yung Woodson siguro na polyurethane, basta polyurethane tatkot. So yung atip na siguro mag-aabot siya ng 4 to 5 years. Mm-hmm. Siyempre hindi mo natin ito ma-fix nga kung kailan talaga siya kasi siyempre damo lang ito siya. So 4 to 5 years or 6 years. Yan. Ang tagal niya. Pero kung kuan lang man, kasi mainit man siya, matagal pa siya mismo. Yan. Pero partner, may nakita tayo na halbog ganito kasi siyempre hindi talaga mainit kasi makapal yung kugon. Nilagyan pa nila ng yero sa taas. Forever na talaga. Pwede, sir. Pwede, sir. Pwede, sir. Pwede. Pwede lagyan natin ng sim. Ayan. Yero. Ng yero. Pwede ba tayo makapasok? Matingnan natin sa loob? Pwede, sir. Pwede. Pwede. Pwede, sir. Pwede. Iwan na siguro natin. Okay, okay. Ayan. Ayan. Okay. So, tour natin. Tour mo kami, sir. Okay. So, explain mo ano dito, ano na side. Ito yung entrance niya, papunta dito sa tiris niya. So, ito ang tiris natin. So, sa tiris natin, mayroon siyang mini dining. Uy, may lamisa pa. So, mini dining, mayroon siyang table. Dito tayo. Asaka dalawang upuan. So, pwede ka magkape-kape dito. Pwede, pwede magkape-kape. Bukas ang bintana, mukhang marites ka pa pala. Para mas yung hangin, tresko na papasok. So, ito talaga design ito? Ito yung design niya. Pang relaxing. Relaxing siya talaga. So, hindi ka ma-dilipress kung dito ka sa loob. So, yun lang. Eh, paano kung wala kang kasama? Okay. Ayun, yun ang problem. Dito yung upuan niya. So, mayroon tayong sandigana, yung header niya. Tapos, naka-release yan siya, naka-letter L yung upuan niya. So, ito siya. So, and then dito, mayroon din siyang table. Table? Table siya. Pwede dito kumain, Pwede ka man kumain dito. Transfer natin dito. So, imumove mo lang siya. Pwede ka magkain dito. So, okay. Pwede rin. Okay. And then kung may TV ka, pwede mo ilalagay yung TV mo dyan. Dito? Pwede rin. Dito lalagyan ng TV. Parang pwede altar na rin to. Pwede rin altar din. Pwede mo lagyan ng iba't ibang gusto mong yung mga gamit. Pwede rin. Pero sir, anong best advice mo? Halimbawa, para sige, 4 to 6 years lang Ano mas maganda? Kailangan ba pagdating sa inyo, lagyan mo na ng yero o hintayin mo muna? Pero mas maganda kung lagyan mo ng yero kung mayroon mo lang available na budget. Mas maganda siya kasi yung atip natin na kugon, so magsisilbi na lang siyang kisame. Mas maganda siya, malamig pa rin sa loob. Pero yun lang, pag inilagyan natin ng yero sa taas, mawala yung beauty niya. Sa taas. Kasi iba na eh. Halimbawa, ako gusto ko customize, lagyan ng yero. Magkano ang mga iradagdag? Halimbawa, so materialis sa akin. Yung maglagay lang kami sa yung materialis, yung sinisingil namin, is 6,000 pagis na yan siya. So kami na maglagay. So sa iyo lahat ng materials, sa amin yung maglagay. Maganda yun, partner. Worth of 6,000. Kasi forever na yun. Hindi na masisira, no? Hindi na masisira. Yun ang makagandahan doon, partner. Kung dagdag naman ng kugon, halimbawa, sir, umabot na ng 6 years, tapos start na ng tulo yung kugon. Pagpalit ng bagong kugon, lahat-lahat, mga magkano naman ang abotin nito? So ito siya mag-abot ito siya ng mga 20k. 20,000. Opo. Package. Package na yan siya.
labor at saka materials sa amin na lahat yun. Lahat na yun, bakla sa amin lahat yun. Ayan. So ito palang ganitong 12 by 16 ba to? Opo, opo. 12 by 16, ang presyo niya, magkano? Eh, 70,000. 70,000? Opo, opo, opo. Pero pag kinurot ka nila, meron ba yun? Pwede, pwede, pwede. Pinaka mababa, pwede, may, meron pong mababa. Pag-usapan nila dito, mas maganda kasi yung pag kinurot. Oo, oo, oo. Mas sinyalis. Sabi ni Seth, may routine ka daw eh. Pag matataan ka, may discount. Baka mamaya, malaki-laki yung discount. Ayan. Lalagay namin yung pagkakamera. Lalagay natin yung Sir Edzan. Yes. Sir, pwede mo pa kami yung maturupan? Eh, pwede, pwede, sir, pwede, sir. So, ito naman yung hallway natin. So, hallway, papunta doon sa exit. Oo. So, ito yung pintuan ng exit natin. So, yan. So, may lock na yan siya. Pwede mo yan siya ilock. So, hindi ka mapapasok dito sa loob. And then dito, mayroon siyang papag. Pwede mo siya matulugan o pwede mo lagyan ng mga gamit. Pwede rin siya. Oh. Okay. Dito, ito yung entrance, yung pintuan sa kwarto. Ito siya. Yan. Ito yung bedroom natin. So, malawak siya. So, ah, double deck? Opo, opo. Naka-double deck siya, sir. Naka-double deck. So, mayroon siyang malapad na bed. So, comfortable ka talaga dito kasi malapad siya. And then dito sa taas, mayroon din siyang another bed. So, naka-double deck siya. And then, stair. Mayroon siyang stair sa taas. Ito. So, hindi ka mahirapan mag-akyat. Pwede. Pero ito, sir, matulog. It's an, pre, ito yung question eh. Kasi usually pagkawayan, merong insekto. Oh, hindi may iwasan. Ano yung remedyo dyan sa insekto? Kasi baka mamaya magka ano sila, allergy. Oh, pa. Meron bang ginagamit? So, mayroon kaming ginagamit bago siya ipatayo, bago siya igawin. So, nag-i-spray na kami. So, yung ini-spray namin is insecticide, yung tinatawag na malatayon. So, pinagawa yan siya. So, mag-i-spray ka and then pag tapos na siya, i-spray ka ulit para wala talaga siyang makapasok na insekto. Okay. So, kailangan talaga matreat siya. Para sa mga mites. Oh, sa mga... Halimbawa, nagkataon, nandun na sa bahay mo, meron ka nakitang insekto, anong gagawin mo? Yun ang question. So, mag-i-spray tayo ulit kung kailangan. Isprayan na lang nila. Opo, opo, opo. Kung hindi makapasok, pwede natin siya yung ringgilya na tinatawag. So, pwede natin siya i-inject. Yung malatayan. So, hindi na yan siya makapasok sa loob. Ayun. Pero mad lang naman yun, yung malatayon. So, mga insecticide, para siyempre mamatay yung mga insekto, yun ang sisira ng mga kawayan. Kawayan. Dito, partner, pwede kupol pala dito magtulog. Oo. Maganda to pag may rest house. Ito yung magandang rest house. Sir, saan ba yung mga nadeliveran mo sa mga beach resort? Ay, yung nadeliveran ko, yung nagawan ko, yung Coco Beach. Ha? Yung Coco Beach sa Glan, yung Coco Beach Resort sa Glan. Opo. Sa inyo pala yun? Oh, mas maganda yun kasi may mga iyos ako doon. Kung gusto niyo maligo, may mga iyos ako doon. Mayroon ako mga cottages na ginawa doon at saka may kwarto. Uy! Oo, oh, mayroon. Kung sinabi ba namin Edsan Dilig, may libre kami doon? Mayroon! Sabihin mo na kay Ma'am Sol, Bistelio. Sobrang dami doon, partner eh. Mga ilan lahat doon, sir? Mga ilan lahat? Ang nagawa ko doon, di kasama yung apat na swing. So, mga 28 pieces na kubo na gawa ko doon. Grabe yun. Mayroong limang iyos doon. 15 na, 15 na cottages. And then, yung malaki na cottage, yung 6, at saka tatlong may kwarto. Yung nagawa ko doon. Maganda kasi to sa mga beach. Uy, yung maganda dito, sir. Sir, sa napansin ko, before kasi parang binabalatan nyo pa tong mga kawayan, di ba? Ngayon, napansin ko, ito green pa eh. Opo. Hindi siya nabalatan. Bakit ano po yung rason dito? Mas maganda kasi, sir, pag iwag mo siyang balatan kasi yung durability yan, nandyan pa rin. Unlike sa kung balatan mo siya, nawawala yung durability niya and then nagmumoy siya. So, hindi siya matibay. Mas ito, matibay siya kasi hindi mo siya binabalatan. Ayun. Oo. Sir, ano pala yung kawayan na ginagamit nyo dito? So, yung kawayan na ginagamit namin dito is yung bayog na tinatawag. Bayog? Opo. Ito. Yan, kawayan siguro yan ng Ilocano man ata yun. Bayog. Oh, bayog yan, bayog. Yung sahig? Yung sahig, ito yung butong. Ah, butong. Oh, butong. And then, itong dingding natin, yung wall, butong pa rin. Oh, ito. Ayan. Pero there is nga materials natin. Lahat yan, bayog yan. Bayog pala, partner. Siguro, partner, naisip mo ba na yung iron bamboo? Pwede ba kaya yun, sir, yung iron bamboo? Nakatry kayo nun?
Hindi siguro siya mag-ano. Nakatry din ng Iron Bamboo, pero mayroon siyang portion siya na manipis siya. So, pero malaki kasi siya, mga ganito. Hindi siya ganito. Tingnan mo, partner, walang ganito masyado. Ay, yung maliit? Oh, bata lang. Mas maganda sa Iron Bamboo, sir, yung gawin nating poste. Ayun! Oh, kasi street siya. Oo. Opo. Yan. Partner, naka-double wall pala. Double wall to. Ito. Alam mo, partner, sa atin kasi mahilig tayo sa mga ganito. Ito yung tad-tad na sinasabi. Oo, yung tad-tad. So, sa mga bundok to eh. So, napakaganda. Kung gusto niyo mag-visit dito, punta na lang kayo dito kay Sir Edzan, no? At mag-visit niyo siya. Marami, sir, na klaseng kubo. Ilan piraso ba ang kubo na meron kayo ditong available? So, ang sa akin lang kasi, mayroon akong 8x18 or 12x18 and then 12x16. So, mayroon din ako mga cottages doon sa kabila kung kuan yung area. May dalawa akong cottages doon. So, 7x7 yun. So, ang mga salasit. And there is, wala na kasi akong ibang pan pa yung size sa kubo. Okay, dito so, tayo partner, magpapaliwanag. Sige. Sir, paano pala yung mga sinabi mo sa salasit? Pwede ba mag-order ng salasit? Yung mga may upuan, gano'n? Pwede sir, pwede. Ganun. Pwede. So magkano yan sir, mga dito sa inyo? So dito sa amin, 6,000 lang yan siya. So mayroon ka ng 3-seater, tatlo yung makaupo, and then mayroong dalawang 2-seater and then isang center table. Ayun. So, kwan siya lahat? 6,000. Oh, 6,000 yun siya. So, bali apat yun siya lahat. Yun, maganda yun sa mga ano, partner sa outside, no? Yes. Maganda yung paglagay mo dun sa entrada ng bahay mo. Sa sala. Sa sala. Oo. Maliban doon, sir, sa sala set at saka itong worth 60 to 70,000, ano pang kubo? Mayroon kaming etba. Yung sa'yo. Oh, yung sa akin. Yung sa'yo, 7x7 yun kasi. Oh, 7x7. Magkano ngayon? Yun ang 25,000 namin ngayon. 25,000. And then, oo. Oh. Tapos, mayroon kaming 8x8 na may kwarto. Yun din, worth of 25,000 pa rin. 8x8? Oh, 8x8. Na may kwarto? Naka-wall lang siya. Wala siyang upuan sa loob. So, nakapalibot yan sa kanya. Is mayroon ba tayo makita dito ngayon yan? Ang dito, wala siya. No, kasi, opo. Mabilisan. So, mayroon tayong 8x8 na may kwarto with upuan. Magkano? So, yan siya is 35,000. Okay, maliit lang. Oh, yung maliit. Worth of 35,000. And then, mayroon tayong 8x10. So, 8x10 natin is 45,000. May kwarto na siya. And then, may tiris pa rin. May upuan din. Magkano? Yun ang 45,000. 45,000. Marami pala. Opa. Mas maganda siguro kung maka-visit sila. Oo, kasi para pero ilagay natin yung number para at least ahead of time, baka kasi nasa bundok sila, nagkukuha sila ng kawayan, ganun. Opo. Diba? Diba? Importante na ilagay yung number ni sir. Oo, doon yung galing eh. Kasi kung wala siya, hindi niya makuroto lang discount. Oo. Oh, yun talaga. Kasi may discount, big discount. Oo, mayroon. Isa sa mga signs, mga idol, kung nakapanood po kayo sa Pinoy Palaboy at saka bibili kayo ng kubo, para makabel ang discount, kurotin mo na. Oo. Huwag ka muna magsalita, kurotin mo. Oo. Para meron ka agad. may hint na agad. Ayun. So yun, mga napakaganda partner na. Diba? Sir, mga katanungan. Sa ganitong klaseng business, kasi nag-usap tayo nung isang araw, kahapon. Yeah, opa. Nasa 23 years mo na itong ginagawa. 20 years. 20 years na yung ginagawa, partner. At sir, ano bang nagbago sa buhay mo nung start mo tong negosyong ito? Ano bang natulong sa'yo ng kawayan business or bahay kubo business? Malaki rin yung natulong niya. So, nakabili ako ng may motor din ako. So, nakakuha ako ng yung pickup na yun. So, yung pickup kasi di-swap lang yan sa kubo rin eh. So, hindi dahil sa kubo, wala rin akong pickup. Tama. So, malaki rin. So, nakabili ako ng generator, compressor. So, marami ang natulong niya. Hindi sa pang-araw-araw namin na pangangailangan. Ayun. Napakaganda pa tayo. Very inspiring. No? Sa 20 years, sir, mga ilang kubo na ang nabenta nyo? So, siguro marami na. Mahigit na siguro mga 200 pieces yung nabenta ko siguro. O 300. Sa 20 years? Sa 20 years, di ko alam lang. Hindi mo na kasi mabilang eh. Kasi kung mag 200, meaning mga 10 kubo lang per year. Ayun lang. Yung panalang average na lang siguro. Pero mas sobra pa. Yun na lang. Mas marami siya. Mas marami? Oo po. Nakalimutan niya na po. Nakalimutan niya. Sipin mo 20 years sa mga lalaki, pero makakalimutan. Oo. Pinakalo dun sa advantage. Oo po. Pero, sir, dito sa pagbabahay kubo, ano ba yung
magkano ba yung nagagastos talaga dito? Sasabihin, tatanungin ako kung okay lang. Apo. Kung usually, magkano ba ang kinikita at magkano ginagastos pag sa ganito kalaking kubo na 12 by 16? Yung dito kasi, yung profit mo dito, hindi man siya malaki. Tama-tama lang siya. Hmm. So, nandyan na siguro sa 7 or 5 or 3,000. Ang yung, depende kasi sa area na hatidan namin. Kasi ito siya, yung materialis pa lang, hindi na siya bababa ng 30,000. Yung materialis pa lang, andin yung labor natin. So yung labor natin, nagkakalaga rin siya ng 18,000. Sa ganito kalaki? Sa ganito kalaki. 18,000. Andin yung expenses natin sa traveling expenses natin at saka yung mga tao mag... sama. Tsaka sabi niya kahapon, nagaganong-ganong, oh. Shot-shot pa daw. Yun. Hindi talaga maiwasan pagkatapos natin mag-deliver. So, kailangan na pagdating dito, mayroon talaga pang painit. Pang painit. So, yun ang advantage, partner. Opo. Tsaka yung goal kasi ni partner kanina, ni Sir Edson kanina, pre, na pag-start pa lang, ano ba yung goal nila? Siyempre, para makatulong din sa community. Within the community, yun ang pinaka-advantage. Pag mayroong trabahong ganito. Kasi sa isang ganito, sir, sa isang ganitong 12 by 16, pag nilipat doon sa ibang area, ilang tao ang kailangan isang kay sa sasakyan? So, yes. Kailangan natin, sir, na 20 or 25 person. Oo. Buwati. So, buwati niya siya and then, ikakarga natin sa sasakyan. Ayun. So, isipin mo, yung gagastos. Babayaran mo. Halimbawa, Davao, magkano ang bawat isang tao? So, ang Davao, magkakahalaga yun ng 300 per head. Na sasama at magbubuhat doon. Opo. So, yun alanganin naman kasi na hindi ka magdala ng tao pagdating mo doon, sinong kukunin mo? Alam mo, may power ka, titingnan mo lang. Ano yung papakainin mo sila? Pagdating mo doon, papakainin mo talaga sila. 300 yung bibigay, may kain pa. May kain pa. Uy, sa bahay may inom. May inom pa. Per tao. Per head siya. So, mga 10,000 din magastos sa delivery. Oo, yan sir. Yan. Malaki-laki din. So, yun ang pinakamaganda din. Mga sa community. Sir, ikaw, wala ka bang plano na mag-ano dito, buo ng asosasyon? Kung sa akin, may plano talaga ako. Kasi kailangan talaga namin yung aming kwan. Kasi ang Cruising Park Camp ng Luxang Alabato, yung pinakamalaking pagawaan ng bahay ko po, pagdating sa bangko. So kami lang yung hindi siguro na-registered sa SIC or sa DULE. So kailangan talaga ma-registered. Yung pang... pinag-uusapan namin ni Kapitan kung ano ba yung kwan, yung dapat gawin, kailangan talaga siya ma-registered. So sayang din kasi. So nakilala tayo sa bilog na kilala tayo. Sa Mindanao. Opo. Kilala tayo. Sa Mindanao, so pero hindi tayo na-registered. So sayang. Nice. Opo. Ayun. So Sir Edson, dito sa paggawa ng bahay kubo, may mga challenge ba? Halimbawa, tag-ulan or tag-init. Ano yung pinaka, kumbaga, dry season yung kumbaga yung mahina ang kita dahil walang gawa. Alam ba, umuulan ba tuloy pa rin? Yung umuulan, yung lang problema sa umuulan at sa kamainit. Yung talagang worst talaga sa amin nung pandemic. Wala talaga. And ito ngayon, medyo matumal talaga, sir. Ang ngayon. Anong ginawa nyo nung pandemic kasi walang kita? So, wala rin kasi ubos rin yung kwan, yung kundo eh. So, nagbabali yung mga kwan. Nagsisay yung mga panday, so siyempre hindi kailangan mo talaga magpasay sa kanila, siyempre kumakain yan eh. So mahirap pandemic, walang delivery kasi. Walang delivery. Hindi although may kubo, may order, walang delivery. Walang delivery kasi hindi ka man makalabas, hindi ka rin makapasok. So wala talaga, quarantine talaga. Partner, so yun po, si Pino Partner ha, yung kikitain nila 3,000 to 7,000 per bahay kubo. So ganun ka, ano lang pala, hindi naman talaga kalakihan, no? Usually doon ang ranging niya lang. Opo, opo, sir. Sa isang buwan, sir, mga ilang kubo ang maano lang, magawa? So kung tuloy-tuloy yung kwan, yung pasok ng materyales, so makagawa tayo ng 3 to 4 sa kubo. Oh, sa isang buwan. Minsan kasi hindi makapasok eh. Minsan wala rin, maubusan ng stock. So maghintay ka na naman kung kailan yung delivery. Pero sa buyer, walang problema dito. Halimbawa, ganito, tapos na. Pwede na yan ito agad na masold agad or medyo matagal-tagal pa? Minsan kasi abutin siya ng dalawang linggo or isang buwan. Pero pinakamataas niya ng isang buwan, mas sold out siya. Sold out agad? Opo. Yun, sold out maganda. Opo. Partner. Sobrang mura kasi, partner. Mura, partner.
sa sobrang mura po, pagpunta nyo dito, huwag nyo ng kurutin. Sir, huwag na kayo huwag ng discount. Pag hindi siya kinurutin, sabi nyo ng discount. Kunti naman kasi 3 to 5 or minsan 7,000. So, maximum 7,000 ang ginansa sa isang kubo. Maliit partner kung tutuusin mo kasi imagine mo sobrang laki nito. Oh, malaki partner tsaka mahirap. Isipin mo isang ilang araw bago matapos to, sir? So, one week or two weeks. 1 week or 2 weeks. So, ganoon katagal, partner. Iapat sa isang buwan. Marami siyang tao, partner. Sir, maliban dito sa ganitong business, may ibang business ka pa ba na para mag-support sa family mo? So, wala. Ito lang talaga. Focus ka talaga. Opo. Ito lang. Ayan. Pero mayroon din akong farm, pero matagal pa yun siguro, mag-harvest yun. Ano ba yung farm? Ano ba yung tanim mo doon? Pinya yun, pinya. Pinya? Opo. May pinya pala to. May pinya ako, pero matagal pa yun. Kasi matagal eh. Stay mas to 1 year, ano? Pero at least meron iniintay. Aba. Yun ang advantage ng partner. Pero humble eh. Wala daw ni Pasay, pero meron talaga. Maganda dito partner, malamig. Oo. Malamig. Yun ang maganda pagka ganitong kukupo. So hindi mo na kailangan ng aircon, sir? Ay, hindi na kailangan ng aircon kasi malamig na ito. Ayun. So sir, malamig ano ba yung best advice mo na sa mga gustong bumili dito sa'yo at sa mga hindi pa nakapagpagawa ng bahay, baka makapag-isipan nila yung kubo-kubo, ano ba yung advantages? Ano ba yung magandang bakit bahay kubo ang kukunin nila? Yes. So, sa mga sir, mga ma'am siguro, mag-avail kayo ng kubo namin dito sa Cruising Falcon. So, hindi ka talaga maghihinayang na bumili kasi durability na, maganda. Lahat siguro matibay na siya. And then yung ginagawa namin dito, halos lahat ng kubo namin dito treated. So, maganda siya. And then kung kailangan nyo, like for example, kung magpalagay kayo ng kuryente, so hindi nyo na kailangan na kailangan pa na mag-apply ng building permit. So, instant na siya. Automatic na siya. So, may mga aron kayong luti, so madali na siya. So, punta lang kayo dito. So, magbili kayo. So, automatic, meron na kayong bahay doon. Pwede din, partner. Pagpunta nila dito, dala na nila pa uwi. O, yun. Kung may available. Meron yan available, sir. Meron available, sir. Meron. Sir, ganito na lang. Memorize mo yung number mo. Sabihin mo sa number mo. Number, please contact number pagka, nabawa, gusto nyo na makapag-prepare o ahead of time o nasa ibang bansa kayo. Sir, pag-prepare na lang ako na ganyan. Pagdating ko, kukunin ko na lang. Number mo, sir? So, yung number ko pala, 0919-6928-661. So, yun ang sapay, number. Isa pa, sir. 09913. Iba yung isa. Sige. 09913-770-745. Ayan. Oh, yun ang dito na. Pa. Huwag nyo kung gawin ko ano to, chat me. Message. Common kasi, partner. Tapos sabihin pa, may usually kasi, like before, nag-feature tayo ng kalamansi, tatanong kung paano gumawa ng kalamansi, Diyos. Huwag na tanongin mo, bili na lang. Ganito, baka mamaya tatanungin din nila si Sir Idzan na paano gumawa ng bahay kubo. Mababang usapan yun. Puntahan nyo sa dito. Pupunta tayo sa likod para mapakita natin kung anong paggawa nyo. Opo, sir. So yan, maraming salamat sa iyo, Sir Idzan. At sir, meron ka bang shoutout? Meron ka bang ano pa sasabihin? Shoutout mo. Sino siya shoutout mo? Parang wala na. Wala ka na. Shoutout mo sa asawa mo, hindi ba? Isa-shoutout ko wala yung asawa ko nagtuturo dun sa National Ice. Opo. And then yung busing ko doon sa Cocobis, kung gusto nyo maligo, sa Glan Sarangan eh, mas maganda yung kubo nila, yung bis nila doon. Kasi mas safety yung mga anak nyo doon. Sa Cocobis. Akala ko mas magandang kubo. Saka nag-offer din kami home service, made to order. So, walang problema kung anong gusto nyo. So, kung gusto nyo magpa-customize, pwede rin. Walang problema. Kung mayroon kayong design kung gusto nyo. Ganda po. Aba. Partner, talagang thank you so much ito kay Sir Edzan. Napakabait, partner. At saka, ayan, sa mga tutumakay doon, please don't forget to subscribe ang channel ko namin ng Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, mabibisit din namin kayo. No, partner? Yes. So, Luzon, Visayas at saka Mindanao, naikot na po namin lahat mga idol. So, sana po, makabisit din po kayo dito kay Sir Idzan. At saka sa mga ma-interest na kubo, sa mga gusto magpatayo din ng bahay pero kailangan ng kuryente, pwede pong bumili sa kay Sir Idzan ng kubo. At least habang nagtatayo kayo ng bahay,
may tambayan na sila dun, partner. Tama. Yan, at saka malagyan din sila ng kuryente. Yung sabi nga ni Sir Edsan, at the same time, iba talaga ang comfort pag ganito, hindi talaga mainit, partner. Ayun, partner. So mula yan dito sa crossing Palkan. Opo, sir. Opo, sir. Barangay Crossing Palkan, Pulumulok sa Tabato, sa mga pinakamarami at sikat na pagawaan ng Bahay Kubo. Kasama namin ngayon si Sir Edsan Dileg. 20 years in service. Maraming salamat. Awesome. Kaway-kaway. Happy farming. Bye-bye.